at pinakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ihalay mga awitin sa piging na handog niya sa sa timay lalang tanay inako niya at hinirang kawang iningatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tungtungan nito. Itinayo ang mga bastidor. Isinuot sa mga argolya ang mga trabisanyo. At itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan. Tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ang Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nanatili sa loob ang ulap
at napuspos nga ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi namay, ang haliging apoy. Ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagala. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, sila do'y tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sayo'y umaasay, masasabing mapalad din. Habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Tumayo po tayo. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipo nila ang mga sisidlan, ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta.
gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at iahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy, mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay katulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi ni Jesus ang mga talinhagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Nagpadala ng ulap at apoy ang Panginoon sa paglalakbay ng mga Israelita. Tuwing araw ay may ulap, paggabi ay may apoy. At hindi sila naglalakad hanggat hindi gumagalaw ang ulap o ang apoy. Ito po narinig natin sa ating unang pagbasa na ang Diyos sa pamamagitan ng presensya ng ulap at apoy ay nangunguna sa kanyang bayan, nangunguna sa mga Israelita at siya'y sinusundan nila. Yun ang nagiging tanglawan nila. Yun ang sinusundan nila. Maganda rin po sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon, ano ba ang sinusundan mo? Sino ang sinusundan mo? Nauso ho ngayon yung salitang may followers ka ba? Pero tayo ang follower ng Diyos. Tayo ay tagasunod ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo yung followers. Hindi tayo yung naghahangad ng followers. Tayo ang sumusunod sa Kanya. At ang tao na nais sumunod sa Kanya ay hindi niya pinababayaan. Kaya nga sa ating unang pagbasa, kasama nila yung ulap sa umaga at ang apoy sa gabi. Tanda ng presensya na kalakbay nila ang Diyos. Ganun din naman sa buhay natin. May mga tanda tayo na nagpapaalala na kalakbay natin at kasama natin ang Diyos. Minsan nga, hindi madali ang paglalakbay. Hindi maayos. Pero sa kabila noon, nariyan ang presensya ng Panginoon. May mga obstacles, may mga pagsubok na dadaanan, may patag na daan, may malubak na dadaanan. Pero sa lahat ng ito, ang presensya ng Diyos ay nariyan. Kaya bilang mga tagasunod ng Diyos, tagasunod ng mahal na pong Jesus Nazareno, pag sumusunod tayo sa Kanya, ang ating buhay ho ay nagbabago. Ang dating gawi, ang dating nakasanayan, dahan-dahan na ho nagbabago. Bakit? Kasi meron ng pagbabago ng puso na nangyayari. Pag nagbago ang puso, pag nagbago ang isipan, ang galaw ay nagbabago. Ang pag-uugali ay nagbabago. Bakit may pagbabago? Dahil ang salita ng Diyos na ang laging nasa isip at puso natin. Hindi na yung sariling kagustuhan. Hindi na yung sariling kapakanan. Ang salita ng Diyos na ang siyang ating gabay. Sa lumang tipan ho, ang tanda ng presensya ng Diyos sa kanila
ay ang ulap at ang apoy sa atin ho bilang mga Kristiyano ngayon. Ang ating gabay sa pagsunod sa Diyos ay ang Kanyang salita. Kung pakikinggan natin ang gusto ng Kanyang salita, hahayaan natin ang salita niya ang humubog sa ating puso at isip. Tunay nga na ang Diyos ay nariyan para sa atin lagi. Kaya ho, kung titignan po natin ang Ebanghelyo, ginamit ho ni Jesus ang talinhaga ng isang lambat. Ang mga sumusunod sa Kanya ay Kanyang itinatabi. At ang mga tumatalikod sa Kanya ay Kanya ring isinasangtabi. Tayo ba bilang Kristiyano, narito na ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Lagi nating naririnig sa simbahan. Kahit sa cellphone natin, napaka-accessible ho ng salita ng Diyos. Gamitin natin ang lahat ng ito para patuloy tayong makasunod sa Diyos na nagmamahal sa atin at lagi nagpapaalala sa atin, kasama mo ako sa paglalakbay mo. Sundan natin ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, tumugon tayo ng may pananalig at paanyaya ng Diyos na pumasok sa Kanyang kaharian. Buong kababaang loob tayong manalangin. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang simbahan, naway huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga tao, naway huwag manatiling sarado sa nakaugaliang kultura, bagkus mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga pinanghihinaan na ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinid ang kanilang puso at bagkos palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa dinaranas nilang pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga namatay, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo kaming lahat kasama ng aming kapatid na si Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Sa'yo, Ama, ito'y
kapir iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbong, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, paawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, paawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalobo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isupo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
coniam suavices Dominus, beatus virgi sperat, qui sperat in me. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et suavices Dominus, beatus virgi sperat, qui sperat in me. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte coniam suavices Dominus, beatus virgi sperat, qui sperat in me. Paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamanan niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Amen.
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuko ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang usong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno.